Let's get ready to rumble! Magkano, sir? Magkano? 48,000. Magkano ulit, sir? 48,000. Hello mga Jusero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archews, Alonzo, MOTO Vlog. Yes, and we're now 75,000 subscribers. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification bell. Wow, mag-comment na mga Jusero. And for today's vlog nga po, pag-uusapan natin ang bagong-bagong motorsiklo ng Motorstar. At dito po yan sa 10th Avenue. Ito po ang Easyride 150Cl. Yes, because we don't want to make it easy. Hindi kami kumukuha sa internet lang. Binibisita namin yung pasa kapag available na. Kasi gusto namin mabisita nyo rin sila kapag nandito na sa Pilipinas. Tama, kaya huwag na natin patagalin pa. Kausapin na natin si Sir Archie upang malaman natin kung ano yung mga specs ng Easyride 150Cl. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Dito na nga kami sa loob ng Motorstar 10th Avenue kasi aalamin natin ang bagong-bagong motorcycle ng Motorstar. Ito ang Easyride 150Cl. Mainit-init pa, napasugot tayo bigla. Yes, kung yung 2020, napag-usapan natin ang Easyride 150N. Ngayon naman po mga Chusero, pag-usapan natin ang Easyride 150Cl. Diba? Tara na. So upang para malaman natin ang mga specs niya at kung magkano, kakausapin natin ang branch manager na si Sir Archie. Hello Sir Archie, welcome back! Hello Sir Archie! Ang tangali po sa inyo, salamat ang manipulit kayo dito sa para may picture yung bago nating motor. At maraming salamat din Sir dahil in-invite yun yung mukha na ma-feature talaga itong bagong unit. Matagal nating inintay ito. Sobrang tagal nga. Malas year pa siguro. So ngayon Sir, pag-usapan naman natin Sir kung ano yung mga basic features ng Easyride 150Cl. So, dito na sa bagong unit natin na Easyride 150Cl, ang mapapansin nyo, mukha natin iba na. Hindi na siya kagaya ng version 1 natin. May stock pa nga tayo ng version 1 natin eh. So, ito na yung Easyride 150Cl na version 2 ng RS natin. So, ang available na, unahin natin yung kulay niya. Available na kulay niya is yung glossy white and glossy red. Nandun sa labas, glossy red eh. Then sa matte colors, meron din. Meron tayong matte black. Then meron din tayong matte black. Ang mapapansin nyo sa glossy color, sticker lahat. Sticker. Sa matte colors natin, naka-badge yan. Yes. Badge ba tawag nila dyan? Naka-emblem. Kung anong pinagkaiba na ito sa Easyride 150 RS, tsaka yung R2 na unang lumabas, masabi ko lang sa makina, same lang din po sila. GY6 pa rin sa panggilid, pati makina GY6. Talagang yung style lang niya ng panglabas ang nababo. Okay. Kung mapapansin nyo, may kahabit ito sa ibang motor. Hindi na lang ako magpapanggit. Okay. Parang lang. Parang lang naman. Parang lang naman. Kayo nang bahala kung ano bahala mag-isip, paano ka parehas. Paano pag nakita nyo, ano yung pumapasok sa isip nyo. Yun na. So ano pala ito na sa version 2 na ito? Version 2 po. So sir, after natin pag-usapan ng sir, ano pa po ba sir ang meron nito? Ang mga nadagdag dito compared dun sa RS ng nakaraan, yung gauge niya, analog pa rin. Okay. Then yung switch niya, then may passing light na siya kasi yung RS natin walang passing light yun eh. Then meron siyang lock sa rear brake natin. Para safe, pag naka-park, hindi matulak agad. Pero mabilis lang naman siya patanggal. Pero pang safety use lang naman ito siguro. Pero syempre, pa-safe pa rin kung maglalagay kayo ng pump.
sa Then yung sa lightning system natin, hindi siya kagaya ng unang RS, H4 bulb siya ngayon, ano na siya, LED projector na po siya. LED projector. Sample natin po sa natin. Sige sir. Nice. Yung park light natin, parang eye line lang siya. Then yung low beam natin yan. Low beam? High beam. And yung passing light niya. Pati yung signal light niya visible na. Kasi yung mga nagreklamo rin sa RS nung una, nagdadagdag pa sila ng ano ng extra na signal light. Kasi hindi nga raw sila visible kahit umaga or kahit gabi. Kasi nga parang maliit tsaka manina. Pero ngayon medyo okay na. Lalo na yung likuran kasi. Lalo na yung likuran yun. Kasi ano po dito kilo na ito, sir? Dito sa ama? NAD na rin po dito sa... NAD na rin po. Pansin ko lang, sir, no? Yung tunog niya medyo kalmado, medyo tahimik lang, no? Opo. Eh, ganun din po sa mga 150 natin, na di rin siya ganun kalingay. Kasi kung sinabi lang ito, silent, maingay makina niya. Hindi po, siguro nag-improve din naman siguro yung mga gumagawa nito. Nag-innovate din ako. The extra specs niya, gulong pa rin niya, is 14 diameter. Same size pa rin siya. 90-90 yung likuran, then 80-90 yung harapan, 14 diameter yung gulong niya, then drum brake pa rin yung likod, then yung harapan is front disc brake pa rin po, then yung shock natin 330 millimeters pa rin po yung stock height. So Archie, para lang ulit marinig ng mga viewers natin, okay lang po bang parinig po ulit ng tunog? Mabilis lang no sir no? Bakit lang siya. Pero siyempre di pa rin po mawawala yung ating catalytic, which is yung breather niya sa head na para ma-qualify tayo sa Euro 3. And carburetor sir no? Opo, same. Carb pa rin po siya, then fan type pa rin po siya, aircon. So in essence sir, parang same machine or same makina. Yes po. In-improve lang po yung itsura niya. Mas more sporty. Yes po sir. Ayos. Mas sporty type, medyo mas malapad tingnan. Tsaka medyo hindi na siya makanto. Medyo bilugan yung makina niya. At mas dinagdagan po yung mga varieties ng kulay. Ayos. Mas maganda yung may design ng speaker na parang dito. Kasi tingnan mo, yun. So, kasi rito mga half-face na helmet. Half-face. Then yung fuel tank capacity pa rin niya is 4 liters pa rin kasi yung tank tail is same pa rin as no, sa RS natin. Yun. Tapos siyempre hindi mawawala yung USB charging port natin. Diba may USB port charging? Pulsa natin, ganun pa rin. Kasi pa rin isang bote pero sa kanan medyo maliit na lang, mababaw na lang. Okay. So, kasi yun lang po magtatanong nito eh. Magtatanong nito. May hoksan ko na to kanina actually. Pero wala kami nakita. Hindi sila siguro talaga. Ito nga sir, galo ka kami. Biometric. Pwede na biometric. Fingerprint na lang. Sinanabago lang din. Ayan, yung panel gauge niya. Ito hindi po napipindot yan. Diyan po lumalabas yung signal light natin. Nag-i-indicate na gumagana siya. Okay. Siyempre, may skill switch pa rin para safety pa rin yung mag-ride natin. So, Sir Archie, kalalabas lang po nitong Easyride 150CL. Tama po ba, sir? So, kalalabas lang niya. Actually, kaka-deliver nga lang niya kanina eh, bago mag-launch. Hindi lang namin kagad na basta lang sana maayos kasi may mga release ni kami kanina. So, sa Manila area, sir? Kami pa lang po yung meron. Di ba? Dito yan sa Tenabin yung Motorstar. Correct. Now, ang tanong ngayon, sir, may presyo na ba to? Meron eh, body ko nga ako dito. Ang SRP kasi niya, 48,000. Magkano sir, magkano? 48,000. Wow. Magkano ulit sir? 48,000 pesos. Yan. 48,000 pesos? Meron siyang down payment na 4,200.
Then ang monthly niya sa 18 months is 3845. Then sa 24 months, 3212. May konti ko pa ako kasi talaga kasi bagong-bago lang kalalabas lang. So, para sa mga hindi nakarinig sir, magkano po ulit? 48,000 pesos po. Tapos then yung down payment po niya is 3845 yung monthly niya sa 18 months, then 3212 naman po sa 24 months. Next na tanong sir, available na ba to? Baka ito lang yung nakikita natin, model lang yan, tapos dito, matatagalan 20, na naman. 20 units yan, nakailera ko. Wow, 20 units! Kaso wala pa siya ang interference. May pula! Then sa magtatanong, sir, meron bang higher down payment dyan? Yung maliit lang yung po. Yes, meron po, available po siya. 16,200 po yung down payment niya. Tapos 2,267 yung monthly niya for 1.5 years. Then meron din siyang for good for 1 year na 3,200. Siyempre yung rebate natin, 300 to 400. Sir Archie, siyempre bago to, baka sa una lang mura. Baka naman bigla naman tumaas-taas to, mga isang buwan pa lang. Pero kaya nga, nung last din na nagpunta kayo rito last year na nag-vlog kayo, last year pa na 2019. Sakto, nung next following month nun, pataas na talaga yung presyo niya. Okay. So last year kasi hindi kami nakapagtaas ng price kasi nga busy rin. Pero yearly talaga nagtataas or nagbababa as in nagbabago yung presyo namin. So ngayon maaga lang na pa-implement, dapat September pa talaga. Kasi since last year wala, naghahanda na siguro nila. So sabi niya sir, meron kayong 20 units ngayon. Naka-reserve na ba yung mga yun o wala pa naka-reserve? Wala pa. Pwede na po kayong pumunta rin sa CI. Then sa magka-cash, pwede rin po magpa-reserve na kayo. Pagka lumabas po yung 20 clearance, pwede na po kayong, pwede na po pick up yung unit. Wow, di ba? So ang date ngayon is May 29. Taon? Ayun, tama. So sir, kung gusto ba nilang magpa-reserve, pwede na sila pumunta ngayon? Pwede po, pwede na rin po sila mag-apply para umasiyay na rin po sila kanabukas. At kasi medyo alangan yung oras na nga, nasa labas na po lahat yung mga kasama natin na nag-CCI. So kung bukas pupunta kayo, hapon masi-CCI naman kayo. Pag bukas kayo bukas? Bukas po ang bukas, Sunday, May 30. Then pagka ano naman po is pwede naman po agad masi-CCI agad kayo. Okay. So sir, ibig sabihin, no, bukod sa installment, tumatanggap po kayo ng cash? Yes po, hindi po po pwede yung hindi. Sir, alam natin, bago-bago pa lang to sir. May mga parts ba kung sakali? May mga services po na offer? Meron po. Same pa rin siya kasi DY6 pa rin siya. Napakadali pa rin po ng pyesa niya. Available pa rin po siya rin sa Motorstar spare parts natin po. Yun naman yung kagandahan sa Motorstar, no? Hindi lang sila naglalabas sa mga bagong units, pero ready sila for after sales. Siyempre, kasi yun naman talaga dapat. Kailangan meron talagang available ng mga parts. Ang motorcycle at, na. At para siguradong di ka butata, pupunta ka sa Motorstar 10th Avenue. Sino hanapin mo? Of course, the branch manager, Sir Archie. Mr. Archie. Yan, sa bagong-bago po yan noong 2021, ang Easyride CL. Easyride 150 CL. Correct. So kapatid ni Easyride RS. RS. Okay. Sir, requirements po. Same pa rin po, dalawang 2x2 picture, 2 valid ID, barangay clearance cedula, proof of living, proof of income. Yun! So okay na, punta na tayo dito. Bagong-bago to, mga Tosero. Maraming salamat sa Archie. Maraming salamat po, sir. Opo. So mga Pops, ito yung mga available na kulay ng Easyride 150CL. Ito yung matte orange, yung matte black, glossy red, glossy white. So ayan. Dami nilang available dito na units, mga Tresero. Punta na dito sa 10th Avenue Motorstar. Punta ka nga dun sa unit red. Subukan natin yung height test kasi ginagawa natin ito lately eh. Sige. Dito tayo sa pulit. Okay. So anong height mo ulit? Ang height ko 5'5". Okay. Okay. So anong feel? Kaya. Medyo tingkayan, pero syempre, kaya pa rin. So balita ko inactivate yan para ma-feature today. May gas na yan. Subukan mo ang panda rin. Gas iuwi.